Hi! Welcome to Channel F! And bago mo simulan ang panonood ng video to, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ganon! At syempre, i-like at i-share mo na din. Para sa video to, magkakaroon tayo ng bike raid! So, bali last 2 months, bumili tayo ng bike. So, ang binili kong bike ay Trinx T106. Isa siyang fat bike. So, bali, entry level lang siya ng Trinx para sa fat bike since wala nga tayong ganun kalaking budget. So, dun lang tayo sa mga budget bike. And kaya ko naman siya binili dahil nung nakaraang lockdown, since wala ngang public transportation, so ang hirap talagang lumabas at bumili ng mga basic needs like yung gamot, groceries, and kung ano man yung kailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya napag-desisyonan kong bumili ng fat bike. So, fat bike. Bakit fat bike ang binili ko? Kasi before, mayroon akong bisikleta na MTB. Ay, hindi. Hindi siya MTB. BMX bike. And ang nagiging problema, lagi siyang nafa-flat. So, hindi naman ako ganun kataba, pero hindi ko alam. Lagi siyang nafa-flat. Siguro dahil sa bigat ko. So, napag-desisyonan ko na fat bike na lang para sure tayo. And bago tayo tumungo doon sa fat bike, since nasa akin na isang accessories na binili ko para sa kanya. Oh, actually, hindi ito para sa fat bike, kundi para sa akin. This is yung tinatawag nating helmet. Cycling helmet, since syempre kapag lumabas tayo, kailangan din natin ng extra protection para at least kahit papaano safe tayo if in case na sabihin natin magkaroon ng problema or something. So bali itong helmet ko ay binili ko sa Spider. Okay, yan, ipakita ko na sa inyo yung isang accessories and then puntahan na natin yung ating bisikleta. Tara at samahan ninyo ako. Okay, ayan yung ating iba bike raid. Ayan, buksan na natin. Ayan, bali ito si Trinx T106. Entry level ng kanilang fat bike. So, ito, isa-isahin natin. Titingnan natin yung mga parts niya. Hindi ako particular sa mga specific or technicalities ng mga parts nito. Pero, try natin isa-isahin. Okay. So, simulan natin dun sa kanyang gulong. Since fat bike nga siya, yung gulong niya is CST BFT 26x4 yung size, kaya medyo mataba, malaki. And then yung kanyang brake is naka-disc brake din siya, mechanical lang. Since entry level lang siya, hindi pa siya yung naka-hydraulic. Mechanical disc brake lang din siya. And then ito yung kanyang frame. Hindi ko alam kung anong size nito. Parang medium yata eh. Kasi parang, hindi ko alam kung size 16. Hindi ko lang alam kung paano. Kasi yung iba sinusukat nila mula dito, papunta doon sa may, ano. Ayan. So lahat ito naka-default. Default lahat. Wala pa akong pinapalitan. Ayan yung kanyang disc brake. Bali yung shifter niya yung sa likod lang. Likod lang yung shifter niya ng up to 7 speed. So, yung mga makikita mo dito, like for example, ito yung kanyang horn. Yan, yung horn. Bali, binili ko lang ito sa Lazada. Yan. And then, binilhan ko din siya ng kanyang, ano bang tawag dito, frame tube bag. So, bali itong frame to bag, binili ko siya para kasi tuwing umaga, bumibili ako ng pandesal. Dito ko nilalagay yung mga pera, yan, mga pera na pambili. Ayan, pagpasensyahan na ninyo yung background ko, mga sinampay. Ayan, dyan ko nilalagay. And then, dito naman sa loob, ang nakalagay dito is, teka lang, naman nakalagay. Ayun. May nakalagay ditong mga side mirror. Hindi ko kasi alam kung ilalagay ko siya or hindi. Dahil palagi akong lingon ng lingon sa likod. Hindi ko pa kasi ito natatry, itong frame, ay itong side mirror na to. And hindi ko siya alam kung saan ilalagay. Kung dyan ba, bagay ba siya dyan or doon. So, titingnan ko na lang. Hindi ko pa ito nagagamit. And then, ano pa bang laman nito? Teka. Ayan.
hirap mong buksan. Yun. Meron din siyang nakalagay na mga barya. Tsaka yung wrench. Ito, yabe. Pero if in case, kunwari, sira-siraan daw kunwari sa daan. Pero hindi naman ako lumalabas ng malayo-malayo. Hanggang labasan lang. And then, itong kanyang chain guard. Pinili ko lang ito sa Ace Hardware. So, dyan lang siya nakalagay kapag if in case na nasa labas ka. Tapos, kailangan mo siyang i-kadena kasi nga syempre nagkakanakawan ngayon, mahirap na. So, yun. Pero, sabi nila hindi pa daw ito yung talagang pinaka matibay or pinaka safety na chain guard. Pero, pansamantala. And then, binilihan ko din siya ng saddle bag. Ayan, saddle bag from Zephal. Ito, yung kanyang tube bag is from B-Soul. Ayan. Yung saddle bag naman is from Zephal. Kung sa mga cyclists, ang nilalagay nila dito katilasan is yung mga spare tire. Ako naman, ang nilalagay ko dito is yung ayan. Mga bag. Mga more ang tawag dito yung mga eco bags kasi if in case na bumili ako sa labas yan, meron na akong lalagyan and at the same time, nandito rin yung kanyang isang tool na Allen key. Ayan, Allen key kasi kadalasan ang inaanohan dito po mga Allen key. Ayan. Ayan. So, bali yung kanyang ano pa pala guys. Hindi pa ito yung ano ha, yung quick release. Ano pa lang ito, hindi tognil nyo pa din. Kasi since budget, ano nga siya, entry level lang. Yun. And then, binilhan ko din siya ng ito, ilaw. Supposedly, hindi ito dapat dito nakalagay. Kaya lang kasi dyan ko siya nilagay dahil yung kabilang side nagasgas. Upon delivery, nagasgas siya. Kaya, instead na ano, pinantakip ko na lang para hindi siya makita. Yan. Yan. Nasi-shift din siya ng ibang style. Yan. Yan. Okay. And lahat ng mga tools na ito is nabili ko lang sa Lazada. Lazada lang tayo bumibili kasi ayoko siyang bilhan ng ayun, naputol na nga tayo. Kagaya nga na sinasabi ko sa inyo kanina. Bali, lahat ng mga binibili kong accessories at kung ano-ano pa, binibili ko lang lahat muna sa Lazada kasi sa ngayon, hindi pa nga pwedeng lumabas at saka halos kadalasan ng mga shops eh nagsarado na naman yata gawa ng nag-MECQ na naman. So yan, buti na lang nakabili tayo dahil nagkakaubusan na nga yan. And then, actually ito, nung nabili ko ito, bali, last piece na siya. Hindi pa actually ito yung una kong piniling kulay. Nagkataon na yung pinili ko is biglang may bumili nung kasalukuyan ko siyang ini-inquire. So, ito na lang yung available. Last piece, last color. So, yan. I-try natin ipakita sa inyo yung kabuuan. And then, yun. So, ulitin ko guys. Ito yung Trinks T106 budget bike. Yan. Diyan na nga nagtatapos ang video to. Sana nagustuhan ninyo at kung meron kayong comment, i-comment lang dyan sa baba. And at the same time, lagi tayong mag-iingat dahil hanggang sa ngayon, hindi pa rin natatapos ang ating problema sa COVID-19. So, lagi lang tayong mag-i-stay sa bahay kung hindi naman kailangan at wala namang importanteng gagawin sa labas. At huwag din natin kalilimutan na laging panatilihing malinis ang ating katawan, laging maghugas ng kamay, maligo, at pati syempre yung mga gamit natin, lagi nating i-disinfect para at least kahit papaano makaiwas tayo sa virus. Yun lang at lagi tayong mag-iingat. Bye!